2024 na, karamihan sa atin ay nag-aasam ng magandang kapalaran. Kaya naman mahalaga na alam natin kung ano ang mga dapat nating bantayan at gawin para swertihin sa simula ng taon. Para magkaroon tayo ng gabay mula sa mga bituin, makakasama natin ang astrologer na si Resty Santiago. Welcome sa Dapat Alam Mo, Resty. Thank you for coming here. Resty, ngayon 2024, ano ba ang sinasabi ng mga bituin patungkol sa mga negosyo? Swerte ba ang magsimula ng negosyo ngayon 2024? Okay naman magsimula ng negosyo ngayon 2024, pero dapat gawin ito sa unang bahagi ng taon. Mm-hmm. Specifically, January and February are the best months, no, for 2024. No? Kasi medyo, sa second half of the year, medyo hindi maganda. Mm-hmm. So kailangan pagpasok pa lang ng taon, simulan mo na. Mm-hmm. Anong klase naman ng mga negosyo ang magiging maganda ang takbo kung sisimulan ngayong 2024? Mm-hmm. Madami naman, ano, number one is beauty-related businesses, internet or social media din, ano, related na products and services. No? Food. Food, no, of course, no, food, no, pagkatapos sa itong mga beautiful items and products, okay. Knowledge and information. Okay, maganda ba yung pasok ng pera ngayon taon, na Resty? Well, ito nga, ano, yung first half is okay, no, pero sa second half of the year, no, baka pumasok na naman itong inflation, kaya baka bumaba rin yung peso. Ang magandang strategy is to also target, no, yung mga other markets abroad. Mm-hmm. Siyempre, dapat pati kalusugan. Anong dapat gawin para manatiling malusog ang ating katawan, Resty? Unang-una, no, mental health is the number one issue, not just this year, but in the coming 20 years. No? So, dapat talagaan natin ang mental health, no? Especially ng mga kabataan. Oo. At in terms of health then, yung generally speaking, no, diabetes and the circulatory system ang maaring dumami, no, sa katapusan ng 2024. Pagdating naman sa buhay, pag-ibig, maganda ba ang magpakasal ngayong 2024? Sa first half, again, pwede. No? Kaya lang, medyo limited ang choices. No? Kasi may mga eclipses sa March, April, mm-hmm, at October and September. No? So usually, iniwasan natin yung eclipses. Okay. No? Mm-hmm. Yeah, isang example yung eclipse marriage was that of Princess Diana. No? So, so dapat iwasan. Naku, iwasan daw yung may mga eclipse pag magpapakasal. Maraming salamat sa mga ibinahagi mong gabay sa amin, Resty. Para sa mga kapuso natin dyan, tatandaan natin na ito ay gabay lamang. Tayo pa rin ang gagawa ng sarili nating kapalaran. Mapausaping kalusugan, isyong pantahanan at kahit kwentong pambata at kalalakihan. Hindi ko palalampasin yan. Kaya naman, Resty, kay Susan tayo! Susan tayo!